guys! Ito ulit ang yung Simply Finnay Cheryl and welcome to my channel! Yan. So guys, thank you pala sa mga nag-subscribe, mga nag-like, nag-share nitong videos. And then dun sa mga patuloy na nag-support sa amin, sa aming mga live, nila Maki, nila Isa, yan. Thank you sa inyo guys. Sa aming lahat dito, sa mga nakakasama ko, kayo, partner, sa aming lahat dito. Thank you sa inyo guys, sa support ninyo sa amin. So yun, ginawa ko tong video na to guys, is para i-correct yung mindset ng iba na once na nag-send sila ng application form, is afternoon processing na. Which is hindi po guys, kasi madami pa po kayong pagdadaanan na butas ng karayom. Yan. So yun, start tayo sa application form. Sa application form pa lang guys, need na nating mag-wait ng kung kailan nila babaguhin yung date or kung kailan sila mag-i-start ng bagong batch. Kasi nare-reset yun. So yung mga nag-send before ng application, once na nabago po yung date, need nyo po mag-send ulit ng application form. And then tulad ng sinasabi namin dati, so try nyo gumawa ng dalawang email, if gusto nyo lang naman, dalawang account I mean. And then parehas nyo gamitin yun para mag-fill up ng application form. And then malay nyo, tulad nung iba, naka-receive yung bagong gawa nilang account ng entrance exam link. So yun, may mga story tayo na ganyan guys. So wala namang masama siguro kung magta-try. And then, magtatanong kayo, paano ko makareceive yung dalawang email account na yon ng entrance exam link? Then go guys, examan nyo parehas. Kasi meron tayong nag-share ng story na in-examan naman niya pareho. And thanks God, nasa HSS na siya ngayon. Ongoing siya ng study. So wala naman siyang naging problema. Then, may mga nagtatanong, may age limit ba? Actually, meron po, nakalagay doon. Pero, there's no harm in trying. Tulad din yan nung sa educational background, nakalagay dyan nursing or caregiver yata. Pero, guys, wala naman kasi silang hinihinging certificate or anything katulad sa iba. Actually, Hong Kong ID lang hiningi sa amin. So, parang balita ko na sa mga latest, wala din naman pang hinihinging iba bukod sa Hong Kong ID. So, yun guys, there's no harm in trying, sabi ko nga. So, pakitry na lang. Huwag na kayong mag-hesitate if meron naman talaga kayong will na matuto or magpunta rito kung determinado talaga kayo. And sa tingin naman, kung sa tingin ninyo ay kaya ng oras ninyo. Ito na yung sinasabi ko, kaya ng oras ninyo. Kasi guys, nga after, pag nakapasa kayo na ito ng exam, is mag-aaral pa. As in, may mga pag-aaralan pa, which is yun yung sabihin ko mamaya. So, dito man try sa application form. So, pag mag-apply kayo, huwag kayong maiinip, lalo na kung malayo pa yung date ng mag-open ng bagong batch. Kunyari, June 15, mag-open ng bagong batch. Nag-apply kayo, nag-send kayo ng application form. Kunyari, binago yung date May 30, tapos nakita nyo May 31. So, nag-send agad kayo ng application form. Huwag kayong mag-expect, guys, na the next week or bukas meron ng entrance exam email na link. O hindi po ganun yung process nila. Sabay-sabay po silang magbigay ng entrance exam link sa email na ma-accept nila. Hindi po lahat ng application is ina-accept po nila. Pili lang din po yung sinisendan nila ng entrance exam link. So dito pa lang guys, sa application form, medyo marami na tayong paghihintay na gagawin. Kaya kailangan talaga guys yung pasensya natin. Parang tinitest nila dito yung pasensya natin kung gaano kahaba. So kung June 15 mag-i-start yung bagong batch, mga June 11, 12, ganyan pa lang sila mag-i-start mag-send ng entrance exam link. Link lang din yun guys, sisend din sa email na ma-accept nila. Kaya sabi namin na pwede kayong, baka gusto nyo lang itry na gumawa ng dalawang account, tatlong account, ganyan. Malay nyo, isa dun sa mga accounts na yun, masend ka ng entrance exam link. Tapos, dun na mag-i-start ngayon yung procedure, first procedure. So, pakicheck nyo yung mga 3 to 4 days before yung date ng bagong batch. Pakicheck nyo lahat ng folders sa email nyo. Spam, promotions, lahat. Pakicheck guys and keep on refreshing. Tapos, nag-update din kami madalas nila Isa, nila Maki, if may nag-i-start na silang magbigay ng entrance exam. Kasi once na nag-i-start na silang magbigay ng entrance exam, sunod-sunod na yon. And huwag kayong mag-alala guys, kasi hindi yan sila sabay-sabay mag-send. Hindi porket naka-receive nyo itong isa, tapos kayo, ay bakit dalawang oras na, tatlong oras na wala pa ako. Hindi po guys, yung iba na-sendan ngayon, yung iba bukas naman. So, hindi siya talaga pare-parehas. So, pag naka-receive na kayo ng entrance exam link, ang gawin naman ninyo, panoorin nyo muna yung orientation video. Para ma-decisionan nyo talaga yung mga sarili ninyo kung magtitake ba kayo ng entrance exam. Kasi sayang lang yung oras kung pag pinanood nyo yung orientation tapos hindi nyo pala gusto, diba? Ano ba yung mga nasa orientation? Papaliwanag nila doon kung paano yung process tapos kung magkano matitira dito, ganyan. Pero itong gagawin kong video is parang summary na siya. So, medyo mahaba itong video. Pagtagaan nyo na lang pong panoorin or pakinggan. So, yan. Sa entrance exam, huwag ninyong bubuksan yung entrance exam link
To, paulit-ulit ko sinasabi, huwag na huwag niyong bubuksan yung entrance exam link na yon hanggat hindi kayo ready mag-exam. Entrance exam link, tumatagal yata siya ng 40 minutes to 1 hour lang yung ano niya, time niya ng pag-i-exam. Pero huwag kayong masyadong mag-rush or mag-panic ba. 40 minutes yata yun to 45, parang pakikorek ako if I'm wrong doon sa mga kaka-entrance exam link. Entrance exam lang. Tapos, five sets of questions yun. Meron na akong ginawang video para doon sa mga ideas ba doon sa entrance exam. Kasi more on logic questions daw and doon sa vowel harmony na sinasabi. So yun, make sure din na pag mag-exam na kayo ng entrance exam, malinaw ang signal nyo, walang magdi-distract sa inyo, walang tatawag, guys. Kasi once na nawala yung ine-exam nyo sa screen ng phone ninyo, hindi nyo na yan mababalikan. So hindi lahat. Hindi lahat kayong pwedeng balikan, guys. Yan, medyo na nasinok ako doon, hugot sana ako, so wag na lang. So yun, tapos, yung entrance exam na yun, guys, yung link na yun, yung email na yun, pakicheck nyo rin kung hanggang kailan yung date lang na pwede kayong mag-exam. Kasi may nakalagay doon na deadline. Mostly yan 23:59, so mga 11:59 ng gabi. Pero, in case lang na hindi nyo agad nakita, or kinabukasan nyo na nakita, tulad ng sabi ko kanina pa, there's no harm in trying. So, paki-try na lang magsagot kung ma-open nyo pa yung link. Kasi meron tayong kakilala na actually tapos na. Halos parang nag-i-start na yata yung schooling. Hindi ko alam kung nag-i-start na or nag-i-start na sila magbigay ng kung sino yung mga nakapasa. Then nag-try lang siyang mag-exam. Ayun, nabigyan naman siya ng module. Ng link para sa module. So okay naman. There's no harm in trying, guys. So try lang. Kung kaya pa siyang buksan. Why not, diba? So yon, ang entrance exam, meron din siya silang ibibigay na date kung kailan sila magsisend ng result, kung nakapasa or na-accept nila kayo. Kasi hindi ko masabing nakapasa, guys, kasi sa totoo lang, ang dami nagtatanong, ano ba yung sagot sa ganito? Ano ba kasi dapat yung sagot sa ganyan? Actually, hindi ko rin alam kung ano yung basis nila ng mga sinesendan nila ng module. Kasi yung tulad ng iba, sabi nila, feeling ko tama naman yung sagot ko, dali-dali naman yung questions, ganyan, sabi nila, mga logic questions lang, feeling ko, nakuha ko naman lahat, bakit hindi ako na-accept? So, guys, sorry, hindi ko rin masagot yung mga tanong ninyo. So, siguro, better luck next batch, yon. So, hindi natin mag-antay ulit ng panibagong batch. Mag-send na lang ulit kayo ng application form. Huwag kayo magsasawa, guys, unlimited naman yan eh. Malay nyo, the next batch is, yun na yung time ninyo. So, yon, after ng entrance exam, ito na, sa decision na tayo. Kunyari, June 15 ang start. Kunyari, nag-start talaga siya ng June 15, pero minsan kasi nadidelay. Nagiging June 16, 17. So, hindi pare-pareho. Kunyari, nag-start siya ng June 15. Magsisend sila sa inyo ngayon ng email ulit saying congratulations and welcome sa Work in Finland Finnish Studies. Yan. So, ito na. Dito na tayo sa exciting part. Kung sa application form pa lang na pag-iintay nyo ng result ng entrance exam link, ay excited na kayo. Mas na-excite sana kayo dito sa module. So, ito na. After natin makapasa sa sa entrance exam, na-accept kayo, magkakaroon kayo ng email. Doon sa email, meron doon WhatsApp group link. So, mag-join kayo agad doon, guys. Kasi doon yung mamimit yung mga teachers, mga ibang staff, technical support, mga admins. Doon sila, kasama yung ibang mga ka-batchmate ninyo. Tapos, magkakaroon kayo ng sarili yung portal. Meron kayo doon username, and then meron kayong sariling password. Huwag nyo i-share sa iba yun, guys, ha? Huwag nyo i-share sa iba yon, kasi personal nyo yun. So, mag-login kayo doon, and then doon nyo makikita ngayon yung orientation muna. Actually, hindi pa lalabas lahat ng module sa inyo, kasi para hindi kayo ma-pressure. So, kung ano yung topic nyo this week, yun lang muna yung lalabas. So, gano'n ba yan katagal? Yung una nyo marireceive na module ay tinatawag na A0. A0 module. So, A0 module, tumatagal siya ng 10 weeks. So, 10 weeks. Mga second or third week, kung di ako nagkakamali, merong tinatawag na discussion. Discussion, ano yung discussion? Discussion is, para kayong may makaka-chat, makaka-video call. Actually, video call talaga dapat yun. Naka-on ng camera. May makaka-video call kayo na native speaker. Yun yung tawag sa kanila. Native speaker, mga taga rito, na makaka-video call nyo, makakausap ninyo through Zoom at meron kayong specific topic. So, lalabas din yun sa module kung ano yung topic na itatackle nyo sa native speaker nyo. So, magtatanong iba, native speaker. Ang native speaker is hindi yung teacher, guys. Hindi sila teacher. Practisan nyo sila para makita nyo kung nag-i-improve ba yung speaking ninyo. Kung paano kayo mag-pronounce. So, doon nyo makikita kung naiintindihan ba niya kayo. Kasi minsan may pronounce tayo na kala natin tama. Pero sa pandinig ng native speaker,
yung mga tao ito, hindi nila maintindihan. So, doon nyo yun malalaman if napopronounce nyo na tama yung words. Pero hindi nyo sila teacher. Hindi kayo pwede magtanong sa kanila ng lesson. Hindi pwede yun, guys, ha? Magtatanong kayo na, kasi meron kayong teacher sa WhatsApp. Sa kanya lang kayo magtatanong kung nung mga lessons nyo. Hindi sa native speaker, okay? Kasi, kaya nga nandiyan yung teacher. Kasi sa kanya, kung may nalilito kayo sa mga grammars, sa vocabulary, lalo na sa mga suffix pag nag-start na kayo, kung may nalilito kayo sa lesson, sa kanya kayo magtatanong. Ang native speaker, practice-an yan. Parang friend lang natin yan na chat, ganyan, na para malaman kung ano yung mga napag-aralan natin. So, kunwari, first discussion ko kasi noon is introducing myself, ganyan. Pero, layo nang inabot namin. Hindi lang ba, kasi ang discussion pala guys is 20 minutes. Tumatagal yan ng 20 minutes. Uubusin yon yung 20 minutes na yon. Ang nag-i-start yan, may mga oras yan. Range time yan is, start yan ng 9 PM to 9:20 PM. And then, susunod is 9:20 to 9:40, 9:40 to 10, 10 to 10:20, 10:20 to 10:40, 10:40 to 11, hanggang 12 midnight. So, paano kung hindi pa kayo tapos sa work? Alam naman namin yun, guys, di ba? Galing din kami dyan. Lalo na ako, alas 12 na ako natatapos halos. So, paano kung hindi pa kayo tapos sa work? Tapos, meron discussion kayo ng 9 o'clock. Paano yun? So, kaya nandyan yung mga kabatch natin, yung mga klase natin. Pwede pong magpa-swap ng oras. Or kahit ng araw. Kunyari, bigla kayong may pa-dinner today, tonight. Kahit na 11:40 pa yung schedule, may pa-dinner kayo. Abutin kayo ng alauna, alas 12, hindi kayo makakasingit talaga. Pwede kayo magpa-swap ng date sa mga batchmates nyo na available. Kasi guys, bawal na bawal na hindi nyo sisiputin yung native speaker. Kasi maghihintay sila. And very important yun dito. Kayo ba, anong ma-feel nyo pagka nagantay kayo sa wala? Sakit, di ba? Pumugot na naman. So yun, hanggat mare, gawa natin ng paraan. Yan nga sinasabi ko kanina pa na bago kayo pumasok dito, make sure na check nyo maigi yung mga oras ninyo at saka kung paano yung amo ninyo. Kasi guys, yung iba, dyan ang daming nagbaback out. Pag nasa program na sila, doon nila maglalaman na, ay, di, mahirap pala. Ay, hindi pala kaya ng schedule ko. Ay, baka mahuli ako ni amo. Ganun. Kasi nakakakaba din talaga, guys. Dahil syempre, baka maunahan tayo, diba? So, mahirap naman yun. So, yun. Tatagal yung A0 module na yan ng 10 weeks. Kaya, madugudugong pag-aaral yan, guys. And then, ang advice ko dyan, kasi dyan sa A0 module, meron dyan super radio na tinatawag. Meron dun parang nagtuturo ng, yung lesson din naman na yun. So, ako dyan ako nabuhay. Dyan ako natuto. Yun at yun ang piniplay ko. Actually, bumili ako ng Bluetooth noon para nakapasok. Yung ano lang, yung sakto lang dito sa tenga. Para nakaganon lang yung buhok ko. Or minsan pag ipoponytail ko, nakaganyan para hindi masyadong kita. Pero wala namang problema kay Lola kahit naka-headset ako. So, parang sanay naman siya, kala niya, nakikinig lang ako ng music, ganyan, para hindi antukin. So, yun, thankful na rin ako kay Lola kasi hindi niya ako binawalang mag-ganon. Pero guys, alam ko, marami sa inyo dyan na parang, paano yung gagawin ko? Paano yung ganyan? Ano yan, guys, talaga? Time management lang talaga and discarte. And then, meron na akong kaibigan na tumulong sa akin dyan kasi ginagawa niya, vino-voice message niya yung, vino-voice record niya, yung lesson. Actually, hindi naman lahat. Yung ano lang, yung gusto ko lang magamit, isend ko lang sa kanya yung mga gusto kong vocabulary na magagamit ko sa discussion. Actually, yung pinag-aaralan ko is kung ano lang yung magagamit ko sa discussion. Yung mga words lang, tapos may mga conversation doon, may mga dialogue doon na itatranslate sa English. Mas nagigets ko kasi pagka ganun. So, yung voice record, and then isend sa akin, yun yung lagi kong pakikinggan. Hindi ako more on writing, hindi ako pala sulat. Kaya, the struggle is real talaga. Hirap, guys. So, yun, kailangan yung gumawa ng paraan ng study methods nyo kung paano nyo maintindihan ng maigi yung mga lessons or paano kayo makakadiskarte ng maayos. So, after nyan, yung sa discussion pala, kasi maraming magtatanong yan, paano ganyan, ganyan, paano ba yun? So, tulad ako, kunyari, yung first discussion ko is introducing myself. Tinulungan ako dyan ni Dana. Shoutout ulit kay Dana. So, nag-practice pa kami yan. Tinawag ko, kunyari, siya yung native speaker ko. Napunta pa ako ng McDo, tinawagan ko siya, ganyan. Moy, ganyan. Mita Kulu, ganyan. Mina Olen, Cheryl, ganyan. Kasi mag-introduce ka, diba? Sabihin mo, ilang taon ka na. Pag-aaralan nyo rin ganyan, guys. Tapos, nung tapos na kami sa introduction, since ang bilis lang nun, sobrang bilis lang ng introduction, guys, napunta kami sa family. So, pag-aralan nyo na rin yung ibang mga topic ng pahapyaw para pag medyo nabit yung oras. Tsaka, magtanong kayo, guys, para hindi maubos yung 20 minutes na kayo lang yung nagsasalita. Kasi mauubusan talaga kayo ng vocabulary. So, try to ask question din. Parang, entasa, ganon. Queen Kavan has a ot. Parang yun mo rin siya kung ilang taon siya. Nasa kanya kung sasagot siya or hindi.
At least, ulitin mo lang yung kanina tinanong niya sa'yo. Ulitin mo sa kanya pabalik. Para hindi naman yung 20 minutes puro ikaw. Mauubos yung laman ng baul natin dyan, guys. Kaya, mas maganda kung conversation type ang gawin niyo. Huwag puro yung native speaker ang mag-a-ask ng question sa inyo. Kaya ako sinasabi ko lagi na native speaker kasi hindi nga natin sila teacher. Pero pwede naman kayong magtanong. Kunyari may mga bagong word. Tulad ako dati. Ang alam ko kasi sa movie is lefa. Lefa ba yun? Basta may alam kong word sa movie. Yun. Tapos, bila niya akong ginamita ng elokuva. So sabi ko, mita sa eloko. Mita eloko ba? Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, yun, in-explain niya na parehas lang pala yun. So, mga ganun guys, pwede naman magtanong. Hindi naman, huwag niyo naman gawin parang literal na parang, boy, bawal magtanong. Hindi naman. Gawin niyo lang natural. Natural flow lang ng conversation. Tapos dati, nalilito ko kasi ang apua, tsaka auta, is parehong help ang meaning yan. So sabi ko, bakit, kailan ko gagamitin yung apua, kailan ko gagamitin yung auta. Yun. Pero during the conversation namin yun. Kasi medyo, parang nagsalita yata siya ng apua, ganun. Tapos sabi ko, antexi, sabi ko ganun. Sabi ko, bakit apua ginamit mo? Sabi ko ganun. Diba? Sabi ko, auta yung help. Sabi ko. Tapos yun, doon na siya nag-explain. So may mga native speaker na mag-explain. Merong mga wala. And natatanongin ng iba, English ba? Hindi po. Finish po dapat. As much as possible. Finish. Kasi kaya nga natin sila praktisan. Swerte nyo kung may nag-i-English. Kaso, dati naka-experience ako ng pure Finish talaga siya matanda. Hindi talaga siya nag-i-English. Tapos, as in dumugo, piling ko talaga nung time na yung dumugo yung ilong ko guys. Kasi, as in wala talaga. Inantay niya talaga ako na mahanap yung word sa utak ko. O ano yung gusto kong sabihin kasi hindi talaga siya nag-English. Hindi niya ako susuportahan ba? Walang ganun. Medyo mababa na ako akong score sa kanya. Pero okay lang, hindi naman ganun kababa. No, parang mga kunting-kunti. Tapos nabawi ko naman at the next ano. Ayun pala, speaking of score, makaka-affect ba yan sa pag-aaral? Yes, makaka-affect po ang score natin sa pag-aaral. And then may tinatawag kasi na weekly exam. Yung weekly exam, Friday nag-start yun. Pwede na kayong mag-answer dun sa mga ready na. Dun sa mga medyo hindi pa, hanggang Sunday night, pwede mag-answer. So, ganun din siya. Parang entrance exam din siya, guys. Hindi rin siya pwedeng mawala. And, kailangan dire-diretso yung pagsagot ninyo. Mga 40 minutes to 1 hour din yun. And ito pa pala, guys. If ever, meron kayong dalawang device. And then, ino-open nyo pareho doon yung module nyo. Make sure na pag mag-exam kayo, make sure, guys, na i-out nyo doon sa isang device nyo. Huwag nyo hayaan na dalawang device naka-open parehas doon sa exam. During nang nag-exam lang kayo ha. During nag-exam kayo. Kasi pwede nilang isipin na nag-cheating kayo dyan. So, may nangyari na dyan na bumagsak dahil dyan. Natitrace nila pag same module pero mag-iba ng portal or IP address yung pinag-openan ng link tapos same yung oras. So, be careful na lang guys. Kung ano man, hindi natin alam kung paano. Pero, wag na lang nating gawin. Kasi application pa lang, entrance pa lang, hirap na tayong maghintay, diba? So, kung nabigyan na tayo ng chance, why not be safe na lang tayo lahat? And then, makaka-affect ba yan? Yes po, kasi week 5, kung hindi ako nagkakamali, parang meron kayong hindi naman orientation, evaluation. I-evaluate daw, week 4 o week 5 yon. And then, merong elimination po kasi. So, kung makikita nila na parang hindi kayo makasabay sa group, or parang masyado kayong nalileft behind, sasabihan nila kayo. Kasi, pero hindi ibig sabihin nun guys na hindi nyo kaya or hindi kayo magaling ha. Siguro, iba-iba kasi tayo ng phase ng pag-aaral. So, yung iba mabilis matuto, yung iba hindi naman masyado, yung iba magaling sa language, yung iba hindi naman masyado, kailangan talagang tutok na tutok sa pag-aaral bago matuto. So, yun. Pagka ganun, try na lang ulit kayo, guys. Pwede pa naman. Kasi may mga kasamahan kami dati na na-eliminate, pero nung nag-try naman sila, kaso medyo matagal. Yun nga, kaya lang. Pero nagtsaga sila, guys. And then, okay naman na. Alam ko, nandito na rin sila. Parang balita ako. So, yun. After ng 10 weeks, after yung pagdaanan lahat ng yan, discussions, and then elimination, eto na. A1 exam na. After ng A0 module, merong A1 exam na tinatawag. So, A1 exam. Ginagawa po ito sa office sa Hong Kong and sa Singapore. Singapore may office na rin daw sila. Then, sa mga nabigyan ng chance na wala sa Hong Kong at Singapore, ang alam ko through Zoom. Tapos, A1 exam consists of 4 types. Speaking, listening, writing, and reading. So, pero consider nila yun as 2 types lang. Hiwalay yung speaking and then written yung tatlong klase, yung listening, writing, and reading. So, mga tips naman dyan, may ginawa na si Sis Isay, sa kanya tayo humingi ng tip dyan. Pakipanood na lang yung mga live videos namin. Lagi siya nagbibigay ng tip sa A1 exam na yan. Kasi siya yung naka-experience halos
kasi kami sa batch namin, speaking lang talaga yung na-take namin that time kasi blessing in disguise yung lockdown. Ay, hindi kami pwedeng lumabas. So speaking lang A1 exam namin. Kaso lang do or die yun, guys. Kung pasado kami sa speaking, pasado. Kung bagsak, sorry, 'di ba? Walang ibang pagkukuhaan ng score. Unlike pagka-kumpleto yung apat, kasi ito total yun eh. So pag naka 75 pataas kayo, goods na yun. Proceed na kayo sa A1 module. Yeah, dito na tayo ngayon sa A1 module. Actually, matatakel bago kayo mag A1 exam, makakapag-start pa kayo eh ng A1 module kasi dire-diretso yun eh. Ito na tayo sa A1 module. Doon muna pala sa A1 exam, pag hindi nakapasa, maalis, 'di ba? Yung iba na alis, yung iba nabibigyan ng chance. Pinapasok sa bagong batch. So balik siya ng A0 module. Para mag-refresh na lang siguro. Kung nakita naman ko siguro kung 74, 73 ganyan, baka binibigyan na nila ng chance. Pero doon sa hindi talaga, tinatanggal nila. And then, ito na tayo sa A1 module. A1 module, tumatagal naman siya ng 11 weeks. So yun, tayo na lang ang mag-total, guys, ha? So 10 weeks kanina, plus 11 weeks ngayon. So ilang months na yun? Ang 10 weeks is 2 months and 2 weeks. And then 11 weeks is 2 months and 3 weeks. So for halos 5 months na, na pag-aaral. A1 module. After nyan, dito sa A1 module, guys, wala ng super radio. Pero ang ano lang nito is parang kung ano yung pinag-aralan sa A0 module, parang i-elaborate lang niya ng husto dito kay A1 module. Dahil kay A0, dadagdagan niya lang. Kaya ano nangyayari, meron dyan sa A1 module, meron dyan parang kailangan i-refresh niyo muna yung verb tipin niyo dun sa A0 module, ganyan. Pag-aaralan niyo rin yan, guys. Dadaanan niyo lahat yan. And same process, continuous yan, may discussion pa rin dyan, and then may weekly exam pa rin dyan. Tapos, ang medyo nakakakaba, guys, ay may elimination pa rin dyan. Sabi nila ngayon, week 5 yata ng A1 module, meron pa rin daw ulit evaluation, and then elimination. So guys, keep on working on your language, studying, and pronunciation. So, ang gawin nyo guys, para ma-check nyo ng maigi pag nagtataka kayo bakit yung mga native speakers, sinasabi naman na huva, ganyan, good, don't say huva. Tapos pagkita nyo, score nyo ganyan. Medyo, mag-ask kayo kay teacher. Mag-send kayo ng voice message nang nag-finish kayo. And then, try to ask, how is your pronunciation? Kung meron makin kailangan baguhin. Honest naman yan si teacher eh. Sasabihin niya kung meron. Kasi sabi niyo nagtataka ako, bakit ganito, bakit ganyan. Kasi sila ang nakakakita ng feedback sa inyo ng native speaker. So, para alam ninyo ano yung kulang, ano yung dapat nyo i-improve. So, ito na. Pag nakapasa sa A2 exam, kasi A2 exam, same din yan, guys. Yung apat na kanina. Ang pagkakaiba lang daw niyan, according sa mahal natin si Isay, ang pagkakaiba lang daw niyan sa A2 exam, meron na yung tig to 25 points. Okay? So, sa A1, maka 75 ka lang, proceed na sa A1 module. Sa A1 exam, maka 75 ka lang, proceed sa A1 module. Sa A2 exam, guys, kahit maka 85 ka pa, kung ang reading mo, writing mo, speaking mo, or listening mo is mababa, need mong ulitin yan. So, anong ibig kong sabihin? Kunyari, perfect mo yung speaking, perfect mo yung writing, perfect mo yung listening. Sa reading, medyo hindi umabot yung score mo. Kahit naka 80 plus ka pa, kahit 90 ka pa, pag hindi umabot yun, ulitin mo yung reading. Pero ang alam ko, hindi ka naman nauulit ng A1 module. Yung iba guys, pinapaulit, pinapabalik ng A1, nililipat sa ibang batch na nag-i-start na ng A1 module. Yun yung iba. Yung iba naman guys, tuluyan ng nagbababay. So nakalusot nga kayo sa A1, so dito sa A2 hindi natin din alam. Kaya pag medyo parang tinamad kayo mag-aral, syempre magre-reflect yun guys. Huwag kayong pakakampante hanggat hindi kayo nakakatapos ng A2 exam. Then after ng A2 exam, papasok na yung nursing module. Yan. Kaya ang una talagang, kaya kahit wala tayong background siguro sa nursing, is in-accept tayo kasi mag-aaral pa rin tayo ng nursing. Nursing module is tumatagal naman yan ng 12 weeks. So, 3 months. So, 3 months. So, kanina ilan na yon? 5 months plus 3 months. So, 8 months mahigit na. So, yan ang haba ng magiging processing or ng program ng pag-aaral na pagdadaanan nyo. Kaya hindi ganun kadali. Hindi porque nag-send ng application, nakapag-send to ng exam, is processing na kayo. Napakahaba pa yan, guys. Madugong labanan pa talaga yan. Maraming prayers pa yung talagang kailangan nyo dyan gabi-gabi para ma-absorb nyo lahat, magkaroon kayo ng wisdom na matutunan yung mga lessons. And then, nursing module, ang sabi naman nila dito, may mga exams pa rin. Actually, meron dito mga actual exam. Magbivideo kayo ng mga sarili nyo. Tulad yung pag-disinfect ng kamay, tamang paghuhugas ng kamay, and then may mga motions din. Actually, hindi na namin yan na ano, na pag-aralan noon sa Hong Kong, yung batch namin. Kasi after ng ito exam namin, ano na, diretso na kami dito. Pero ngayon, medyo mahigpit daw sila.
So yung iba, tapos na nga nila yung practical exam. Ay, ano yan? Nursing module nung iba, pero nasa Hong Kong pa rin. So paano yun? Diba? Meron daw tinatawag na 82.1. Sabi nila. So wala pa akong idea dito sa 82.1 na to kung paano to. Pero may tinatawag daw na 82.1. So hindi natin alam kung ano yun, guys. Eto. Pag pala nakapasa na sa A2 exam, yan, makalimutan kong isingit. Na-excite ako sa nursing module. So, pag nakapasa na sa A2 exam, dito na mag-i-start yung immigration process. Guys, kaya nga sabi ko, huwag kayong pakakampante kahit hindi nakakapasa sa A2 exam. Kasi, after ng A2 exam, dun palang papasok yung pag-process natin sa immigration. Una, medical exam. Ang medical exam consists of 3 types. Basic exam, basic medical exam. Dun yata yung sabi may pupu daw, may X-ray something. Ganyan. Ang halaga niyan is nasa, sabi ng iba, nasa 1,415, less than 2,000 Hong Kong dollar. And then TB test is nasa 630 Hong Kong dollar. And then vaccine daw, nasa 800 yata to. So, all in all, kulang 3,000 Hong Kong dollar ang magagastos. So, dito pa lang gagastos, guys. Kapag nakapasa na sa ito exam. Walang bayad yung module, walang bayad lahat. Dito pa lang. At saka, ikaw din naman ang gagamit nun. For personal use mo din yun. So, for you, para din sa sarili mo, para alam mo yung health status mo. Kasi hindi naman tayo lahat dyan sa Hong Kong nakapag-medical, di ba? Minsan kapag lang babalik, mag-a-apply, dun lang nakakapag-medical. Pero pag kung dire-diretso yung work mo, hindi ka nagpapalit ng employer, usually dyan hindi nakakapag-medical yung iba. Hindi ko nila lahat, pero yung iba. And then after nun, mag-a-upload na ng curriculum vitae. Yan, tinatawag na CV. By data, in short. Pero, syempre, gagawin niyo yun. So, ano yung mga nandun sa CV? Merong personal details. Syempre, hindi mo wawala yan. Dito na papasok yung work experience, education, and then kung may mga special skills kayo, lagay nyo na rin. So, huwag kayong pabahan kasi basta sabihin nyo lang kung ano yung totoo. And then, yun nga, nakapasa naman na kayo ng A2, diba? So, okay na yan. Lusot na yan. Tsaka, bago kayo mag-start naman, pag nabigyan kayo ng entrance exam, magsasabi na agad kayo sa teacher nyo para alam nyo kung ano yung status nyo, kung medyo may mga, kung hesitant pa rin kayo or meron pa rin kayong mga alinlangan sa mga sarili nyo ba. Pero mas maganda kung wag na lang. Huwag na kayo mag-alinlangan, guys. Kasi yung time na nabigyan kayo ng module is, ano na yon, deserve nyo na yun, guys. Ang dami naghihintay pero hindi lahat nabibigyan ng chance. And then, magkakayo na kayo, sasabihan na kayo gumawa na kayo ng video introduction. Video introduction, ano to? Video introduction is parang yung curriculum vitae nyo is gagawin nyo through video. Magkasalita kayo. Pero in Finnish, as much as possible. Pwede naman mag-English. Pero kasi ako noon, ginawa ko, may record ko muna yung sasabihin ko. Then, actually, yung una kong gawa is merong English. Halos kalahati English, kalahati Finnish. Pinapakinig ko kay teacher, Ope, sabi ko, please help me. Sabi kong ganun. Is this, do you understand what I'm saying? Sabi kong ganun. Kasi minsan, dire-diretso yung salita natin, hindi natin alam saan tayo magpo-pause ng word. So, do you understand what I'm saying? Sabi naman niya, yes naman daw, naintindihan naman daw niya yung pag-finish ko. Ang sinadjust niya sa akin is, yung mga English ko daw, na kaya namang i-finish, make sure na gawin ko na lang daw finish lahat. Sabi niya. So, sinunod ko siya. Nag-revise ako, then ginawa kong finish lahat. And then, na-upload yun ni Sir Yusi sa Vimeo. So, sa mga Vimeo, merong may Vimeo account. Search nyo yung account ni Sir Yusi. Makikita nyo dun yung mga ina-upload namin na mga videos. Tapos, eto na. After ng video introduction, kasi sasubmit nila Sir Yusi yan sa mga employers siguro dito sa Finland. Then, pag meron na kayo nakakuha sa inyo ng employer, mabibigyan na tayo ng employment contract. Pero yung employment contract natin is under ni HSS. So, ang employer natin yan is si Sir UC sa pagpaprocess ng visa natin. So, yung visa, pupunta kayo ng, magkakaroon na, i-schedule na kayo ng date kung kailan yung appointment, date nyo sa visa. Ano ba tong visa application? Monday to Friday lang to, guys. So, isa pa to sa struggle na pagdadaanan nyo, lalo na dun sa mga hindi nagda-day off ng weekdays. Pero napakabilis lang niya. As in, kasi pupunta lang kayo ng consulate, bibigyan nyo lang yung mga original documents. Kasi, mag-fill up kayo sa Enter Finland eh. Yung Enter Finland, yun yung magiging way nyo para ma-process yung residence permit card para makapunta rito. Sabi nung, actually yung ibang alam na term doon is visa. Pero nalaman ko, hindi pala visa ang term doon. Residence permit card. Kasi, dito sa Finland, ang visa na sinasabi is kung 3 months pababa ka lang mag-stay dito. If no more than 3 months ka mag-stay, visa lang ang need mo. Pero, if mag-stay ka ng more than 3 months, ang kailangan mo na is residence permit card. Which is yun yung i-apply natin sa consulate. And si Sir Yusi din magbabayad nun, guys. Siya ang magbabayad nun, so wala tayong babayaran dun. Actually, wala naman kaming binayaran kay Sir Yusi na kahit na ano nung dumating kami dito. So,
it's I think it's free, sagot ng employer, which is yun naman talaga yata dapat. Yun yata yung rules nila dito, sagot talaga yun ng employer. Then ito na, if may employer na talaga kayo dito, mag-start na kayong i-book ng flight. Yan. At dito rin ulit kayo gagastos. Dito na lang ulit kayo maglalabas ng pera. Magkano ang flight ticket? Kami noon, 5,700 Hong Kong dollar, kung di ako nagkakamali. Pero depende yan, guys. Yung iba medyo malaki ang nagastos nila sa ticket. So, hindi ako makapagbigay ng exact amount kung magkano. Kasi depende yan sa kung kailan kayo madedeploy. Or kung anong season yon. Kasi baka peak season yon, mahal talaga ang ticket noon. So, pero pagdating naman dito, guys, bawi naman yon. So, wala naman. Okay na yan. Huwag yun ang paghinayangan yan. Nandiyan naman ang ating mga kaibigan Primo at si Publico. Yan. Kayang-kaya na nila yan. Hindi, guys. Pero kung sakaling gagawin nyo yun, guys, please, huwag kayong tatakbuhan, ha? Kasi sayang. Ay, kasi naanam natin yun, eh. Tsaka mas maganda yung nakakatulog ka ng mahimbing nang wala kang nagrabyadong tao, diba? Yung at peace ka sa sarili mo na wala kang nilamangang ibang tao. So, huwag natin gawin yun, guys. So, kung may naitulong sila sa atin, nakakapagbigay sila sa atin ng pera, ganyan, papunta rito, then, i-return natin sa kanila. Wala namang, mas maganda yung, malinis yung heart natin. And then, papunta na tayo dito. Yan, dito na tayo, papunta na tayo dito. Magbaon kayo at least pang 2 months survival. Just in case. Magkano? Sabi ng iba. Actually, 1,000 euro, sobra-sobra na yan. 500, pwede na. Basta dun sa 500 euro na yon, kasi pagdating nyo dito, meron kayong i-apply na Espanky 100 euro for membership. And then, 60 euro sa kulisi. So, kung dala nyo is 660, very good na yan, guys. Kasi, pagdating dito, may provide naman si Sir Yossi ng mga plato, ganyan, baso. Huwag na kayo magdala nyan. Ako na nagdala pa ako ng baso. Takot na takot magwala ng baso pang kape. Hindi, pero may provide dito sila. May provide silang baso. May provide silang kutsara, tinidor, ganyan. Kami noon ang daming provide. So, hindi ko lang alam sa ngayon. Paki-comment naman yung mga bago. Or paki-update nyo naman kami if anong mga gamit yung binigay sa inyo ni Sir Yossi. Then, pagdating dito, paano na? Yan, kasi tapos na tayo sa Hong Kong, diba? So, nag-flight ka na. Pagdating dito, actually may mga housing na, may apartment na kayo pagdating dito. Nai-arrange na yan ni Sir Yossi. So, swertihan lang din dyan, guys. Kami, swerte kami kasi ang lapit lang ng apartment namin sa working place. Yung iba, swerte din naman. Basta napunta kayo dito, swerte na yan. Blessed na yan ni Lord sa atin. Yun nga yung sabi nung iba, eh. Huwag na mag-complain daw sa, para may nabasa, huwag na mag-complain sa layo. Baka malayo yung bahay niyo sa workplace. At least nga nandito na daw tayo. Eh sila, still hoping pa rin na makaalis sa Hong Kong. So be grateful na lang tayo sa mga nare-receive natin. Kaya lang minsan kasi, hindi mo maiwasan bang mag-rant lang naman. Lalo na kung magkano lang yung baon mo, diba? Tapos gagastos ka pa sa transpo. So pero may mga ano naman dito, seasonal ticket. Carry yan. So yung housing, yung iba, dito na nila nalalaman kung sino yung kasama nila sa bahay. Yung iba, sa Hong Kong pa lang, alam na kung sino yung kasama nila. Tulad kami. Kami ang pinapili kung sino yung kasama namin. And then, yung iba, dito na nila nakita yung address. Kung sino yung kaparehong address, yung kasama nyo sa bahay. Yung iba, dala-dalawa lang sa isang bahay. Yung iba naman, dati yung mga kabatch namin, 5 yata sila o 6 sa isang bahay. Medyo malaki yung kanila, sama-sama sila dun. Hindi pare-pareho, guys. Tapos, pagdating nyo sa airport, pagbaba yung aeroplano. Pagdating nyo dito sa Finland airport, papadiretsuhin nila kayo yan sa bilihan doon sa kioski. So yun pa pala, bukod doon sa 160 na naka-safety nyo na dapat, may mga SIM card na bibilihin para sa first month. So yung unang bilhin nyo ng card, meron na yung 1 month na internet. So kailangan mag-save kayo para sa susunod na buwan kung wala pa kayong sahod, no? Pero may mga apartment na may free wifi tulad kami. Excuse me. May free kaming wifi. So pero lately na namin ito na-discover. Actually, si Maki pa naka-discover yan. Lately na yun na-discover na walang bayad. So, tinry muna nila Maki kung may darating na bill sa kanila. So, after 1 month, tsaka pa lang namin tinry ni partner ko. So, yun. Okay naman. Hanggang ngayon, mag-1 year na kami dito. Pero wala pa naman kami nung nare-receive na bill ni Wi-Fi. So, hindi ko alam kung free ba talaga yun. Nakakalimutan lang kami senda ng bill. So, yun. Hindi pare-pareho, guys. Yung iba, may bill. Pero nag-i-download pa rin naman kami ng internet. Siyempre, pag nasa labas, kailangan yan. Then, dadalhin na kayo ni HSS. So, may susundo sa inyong bus. Dadalhin na kayo sa mga apartment ninyo. Okay, maglala guys, hindi tayo pababayaan. Hindi tayo pababayaan ni HSS, guys. Support sila all the way. Hanggang ngayon nga eh. Mayroon pa silang sinend sa amin na email para sa information naman about OEC. Pero sa susunod na yan, medyo malayo lang yung lakbayin pa yan. Dito lang muna tayo sa program muna. Tapos, pagdating nyo sa mga bahay, pahinga muna kayo. And then, magsaset ng appointment sa HSS sa DVV. Or sa vaccine, kung sakali hindi kayo nakapagpabaksin sa Hong Kong, mag-send yan sila sa inyo ng appointment, kung kailan kayo naka-appointment, kung yung batch ninyo naka-appointment sa DVV. DVV is ito yung pagpaparegister nyo dito as resident. Parang census, NSO, ganyan. Tapos,
Ito pala, I'm not sure ha, pero kasi yung residence permit card na yan, ang alam ko dyan, kung i-check nyo yan, kung may nakalagay na kayo na Henk Kilo Tunos dyan, ang alam ko, pwede na kayo mag-apply ng KELA. Since alam ko halos magkalapit lang yan, DDB at KELA. So, pwede na kayo mag-apply ng KELA. Ang hindi lang kasi pwedeng mag-apply sa KELA, ang alam ko, is yung mga walang Henk Kilo Tunos na nakalagay. So, need nilang i-wait yung approval sa DBB bago sila magkaroon ng Henk Kilo Tunos. Not naman approval yung DBB, pero email from DBB bago sila magkaroon ng Henk Kilo Tunos para makapag-register sila sa KELA. Based on my experience, ang tagal nung KELA ma-release. June namin in-apply, na-release December. Tapos, sabay siya na-expire ng visa. Ayun, and then vaccine. Doon sa vaccine naman, tatanungin kayo kung may ganito-ganito na ba kayo, ganyan. Ako yata isa lang binaksin sa akin. Tapos yan, ayan na. Pag na-receive nyo na si, may na-receive na kayong email or posti ng DBB, pwede na kayong tumawag sa tax card. And then, yung information dito sa tax na to, yung sasabihin nyo na magiging annual ninyo, depende kasi sa dating nyo dito, guys, mayroon pa rin naman kayong WhatsApp GC, tapos mag-ask kayo doon sa kung sino man yung coordinator nyo na gagawin dito, kung ano yung information na sasabihin ninyo doon sa tax, ganyan. Tapos, Monday to Friday, merong police na station, pupunta kayo doon, and then mag-apply kayo ng finish ID card. Ipapasok to sa residence permit. Ito yung finish ID card, yung manggagaling sa police, yung 60 euro na sinasabi ko kanina. May bayad yon. And then, may picture din yon. So, yung mga picture na ginamit nyo sa Enter Finland, pwede nyo pang gamitin yan dito pag-apply nyo. Kaya huwag nyo iwawala. Basta kailangan latest yung ginamit yung picture, ha? Kasi, ang picture dito is good for 6 months lang. So, kung wala kayong picture na dala and expired na ng 6 months, may mga papicture naman dito, pero huwag kayong mag-expect na meron silang actual picture na ibibigay sa inyo kasi link lang din ibibigay nila. Tapos, yun yung isend sa police. Tapos, hindi sila. May mga nagbibigay yata ng actual pag gusto nyo, ng paper. Pero kung hindi naman yung kayo mag-ask, mostly sa digital lang yun. And then, yun yung antay nyo, darating yun mga 14 days bago mag-apply. Pero kami, wala namang 14 days nung dumating. Tapos, may sinasabi silang change of address. Actually, lahat ng sinasabi ko nasa module to. Iaano to ni HSS sa inyo pag nandito na kayo. So, parang nagbibigay lang ako ng background ba. And then, doon sa mga iba kasi, yung iba kasi pagdating dito, iba yung address nila sa na pagpunta rito, yung temporary, and then iba yung magiging permanent address nila. So, may change of address. So, hindi naman namin experience yun kasi dito naman na kami agad naka-address. So, wala akong idea dito. Pero, i-guide kayo. May guide dito. Huwag kayong mag-alala, guys. And then, pag dumabas na si police, sinyo, and then yung tax card, dumabas na, isis, ibibigay nyo na yan. Ay, ano na yan? Pwede na kayo mag-apply for bank account. Yan. Most kami dito ay S-Banky. So, ang bank account, guys, is 100 euro naman yung membership. So, kaya sabi ko kanina, mag-separate kayo na kayo ng 160. Kasi, yung S-Banky na yan, yan yung gagamitin para magkaroon ng sahod. Yan. Kailangan niya ng inyong mga supervisor. So, ayun, pag meron na kayong S-Banky, lumabas na yung S-Banky, yan. Diyan na papasok yung sahod ninyo. Based up, magiging cut-off ng workplace nyo. Kasi yung iba yata, every 15 sila. Kami kasi every katapusan. So, hindi pare-parehas, guys. And then, that's it. Yung mga magkakaroon pa lang ng Henk Kilo Tunos after nilang magpakita sa DBB, magpresent sa DBB, doon pa lang sila pwede mag-apply ng KELA card. Pero doon sa alam ko may mga Henk Kilo Tunos na, kung mag-apply kayo ng DBB, pwede na kayong dumiretso sa KELA card, guys. Ihulog nyo na yung form doon. Ngayon, kung medyo, hindi kayo masyadong, tawag dito, kuminsido sa mga sinulat ninyo dun sa form, merong information dun, pwede kayong pumila dun, and then pwede nyo ipacheck bago nyo ihulog yung application nyo ng KELA card. And importante yung KELA card na yun, guys, kasi napakalaki ng discount na makukuha natin kapag ka nagkakasakit tayo dito. So yun, guys, sana, pasensya na sa haba ng video na to, pero sana may mga naitulong sa inyo at nakatulong dun sa mga mag-a-apply pa lang na mag-decide kung tutuloy ba sila o hindi, kasi sana ano, kung feeling nyo hindi nyo naman, ano, hindi kayo desidido talaga, guys, bigyan nyo na lang yung chance dun sa iba na mga desidido na sila na lang yung mabigyan ng module ng kapanghinayang kasi. Kaya ito, nagawa ko ng ganito para lang maging aware kayo kung ano ba talaga yung pagdadaanan kasi hindi siya ganun kadali, guys. As in, parang hindi lang butas ng karayom na daanan nyo. Kung mas maliit pa sa butas ng karayom, yun na yun. Mahabang lakbayin, guys. Pero, by God's grace and pag-will talaga ni God yan, and samahan nyo rin ng, syempre, hindi naman puro ganun, di ba? Kung samahan nyo rin ang determination ninyo. And, tsaka, hindi nyo yan kaya mag-isa, guys, ha? Ask for help. Yun ang mga advice ko. Ask for help. Kung kayo yung tipang tao na, hindi, kaya ko to.
Ito yung siguro yung bagay na hindi nyo kakayanin mag-isa. Pero doon sa mga nakaya nila, na as in sila lang talaga, well, congrats. Congrats talaga. Kasi ako ganyan ako, pero ito yung time na hindi ko talagang nangailangan talaga ako ng help. Kasi hindi ko siya kakayanin. Hindi ko siya kakayanin mag-isa. So, yun. Thank you sa panonood. Thank you sa support, guys. And God bless all. Sa mga mag-a-apply, good luck. And then sa mga nasa program na, laban lang. See you here. Tarbetuluwa sumumesa. Nahadan pian. See you soon dito, guys. God bless everyone. Thank you.